maganda, lagyan mo na lang yung camera. Para pag may pagnanakaw, mahuli ka agad. Makikita sa CCTV camera, sino magnanakaw nito. Makikita sa picture. Pag naano ng pulis, huli ka agad. Huli ka! Isbulaga! Ganun lang yung... Ano naman sasabi mo dito, Tay? Ha? Sa Manila Bay ngayon. Oh! You see with your own two eyes. The sea is very clean. And you can smell the fresh air of the sea. Number two, look at the seawall. It's beautiful. Am I right? Yes. Yes. So dati ba pumapasyal kayo dito nung hindi pa yes, nalinis? Yes, of course. Amoy tae. Tapos sa daming basura. Maraming basura. Ngayon, inaasikaso na ang mga water lily hindi na nakakarating dito. Alam mo kung bakit? Doon pa lang sa Ilog Pasig, harang na. Hinaharang na, kinukuha na, dinudurog na. So look at our sea now. It's so beautiful. There are a lot of birds and a lot of fish. Pag binuksan ito, you will see the fishermen. They're going to catch beautiful fish. Mahal. Ano dyan, masasarap na tilapia, bangus. Maraming magagandang isda dyan. When I'm still young, I used to came here. Maganda pa, malinis pa. Taga saan po pala kayo, Tay? Taga Binondo. Binondo. Okay. And before, check this out. Ang Ilog Pasig nung araw, tumalun ka. Napakalinis, malinaw. Marami ka rin mahuhuling magagandang isda. Ngayon? Mga anong taon yun, sir? It's way back 1960. 1960s. Ngayon, pag tumalon ka, hindi ka nalulutang. Oo, sisiguraduhin ko sa'yo, anak. Hindi ka nalulutang dahil ang ilalim, puro burak. Baon ka na sa burak pag tumalon ka. Hindi na makabango, hindi ka na makabango. Hindi ka na makakaahon. RIP ka na, rest in peace ka na doon sa Ilog Pasig. Oo. Kasi ngayon, ang sarap. You can smell. You can receive the negative ion inside your body, and the negative ion will repair inside your body what's the damage of your cell inside your body. Nobody knows that. A lot of people don't know that. Yan negative ion na yan na natatanggap mo. I used to came here, walang masyadong tao, because what? Number one, face shield, face mask, distancing. Kaya ayaw ko maraming tao. Even though Sunday, I don't like to came here. I try to avoid distancing. Matanda na ako, mamaya mapagsalitaan ka pa ng pulis. Kaya yun, di ba? You have to follow rules and regulations. Dito, malayo ako sa tao, di ba? Maupo po ako, inhale, exhale of negative ion, hindi nare-repair yung damage ko. Pero hindi ka naman nag-jogging dito? I used to take a walk. Early walk in the morning. Wala pang masyadong tao. Oh, pag marami ng tao, oy, tatang, umuwi ka na. Uwi na ako. Take a bath. Take my breakfast. Pero dati, nung mabaho pa dito, hindi ka nakakatanggal. Ay, hindi ako nag-standby dito. Hindi ako nag-standby. Kaya may tae. Tapos, plus yung ano pa, anak, yung nabubulok na water lily. Ang water lily, para sa tabang na tubig lang. Hindi sa salty water. So pagdating sa salty water, nalulusaw yan, namamatay ang water lily. So lumulubog sa ilalim, nagiging burak. So kung nakita mo yung unang trabaho ng mga clam dyan na kinukuha mo ang maitim because of the water lily. That's the cause. Plus yung mga basura pa. Oh yes, of course. You know, bato-bato sa langit, itong pagsasalita ko, sana wala akong masagasaan. This country, ang tawag ng mga foreigner, undisciplined country. Kasi marami naman talagang pasaway din eh. Undisciplined country. So, ako naman eh, ex-abroad, ngayong retired na ako. You can see the difference. Even though in Vietnam, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Japan, undisciplined. Very big difference. Nakulong ako sa Japan. Take note. Sa kulungan, walang lagayan. 4 days ako nakulong. Nagtapon ako ng basura, anak. Hindi nakasegregate. Kulong ang matandang Jimmy Boy. 4 days. 4 days. Walang lagayan. So, dinalaw ako ng boss ko.
Tinapon mo yun ha, pero hindi lang doon sa tamang lagayan. Oo, hindi ko na segregate. Dapat hiwalay-hiwalay. Yung nabubulok at saka yung lata. Betso-betso kara. Ni Honggo yun, no, Kotoba. Hapon yun. Betso-betso, hiwa-hiwalay. Betso-betso. Eh, hindi ko na paghiwalay. Kulong si Timmy Boy, Porte. Yun, pero... Umihi sa tabi-tabi eh, si Timmy Boy. Kulong ulit. Kuling din. Pero dito tayo, anak. Doon ako natuto, anak, ng tinatawag na discipline. It is very important to your body, your brain, and your heart have discipline inside. Kailangan, it is very important. Oo, sige. Bye, Donna. So at least yung experience mo na yes. Doon sa ibang bansa talaga, kailangan natin sumunod sa mga rules. Hindi ka pwede magdura-dura sa airport. Magtapon-tapon ng dinalutan ng kinaina mo. Sa Singapore naman, huwag kang magtapon ng chiclet. Pulong ka. Chewing gum. Mapupulong ka, anak. So you are a vlogger. Yes, right? Sir. Yes, sir. So what you are reporting? If anything happening in Manila Bay and in Manila City, sir. Ah, okay. Mga updates. That's good, that's good. Ginagawa ni Yorme. Ginagawa niya. Our mayor is very good. Well, you see, being a mayor, even though what kind of position you are, you cannot please everybody. But all I can say, Yorme is good. Nalinis niya ang Maynila. Very good si Yorme. Yeah, although marami pa mga pasaway, pero continuous pa naman din yung ginagawa niya. Nung araw sa Binondo, yung One Luna, hindi ka halos makapaglakad. Yun nga, sir eh. Huwag kang magkakamali, masagi mo ang paninda, matay kang bata ka. Kasi dati po, yung mga jeep galing Baclaran, hanggang doon na lang sa may Plaza Ruiz Plaza. Eh. Exactly correct. Eh. Very good. Alam na alam mo pala. Kasi ang sikip na lang yung tao dadaanan, tagilid eh. Oo. Hindi ka na. Maglalakad ka na sa kalsada. Am I right? One Luna, Tabora, etc. Blah, blah, blah. Papunta ka ng Divisoria Mall, etc. Halos wala kang malakaran. Pero now, question na yun. Nung umupo sa trono si Jorme, Jorme is a very good mayor for me. At balita ko, dadagdagan ni Jorme ng kubeta rito sa Bayo. So, maiiwasan na yung mga buisit na undisciplined people na umihi at tumae dyan sa seawall. Pag tumae pa yung mga demonyo na yan, gago na talaga. Nga dapat nang ikulong. At meron tayong tinatawag na malaking penalty para madala. Huwag nang ikulong kasi lalabas din yan eh. Gagawa ulit. Penalty na malaki. Like in other countries, beating the red lights. Yung resibo, nandun na sa bahay mo. Pag uwi mo, nandun na yung penalty mo. Beating the red light. Yung mga traffic violations. Yeah, ano? Traffic violation, you know. Marami dyan, kaya maraming namamatay dyan sa highway. Beating the red light. So, marami ka talagang natutunan sa ibang bansa na sana of course, maano din pag yung nag-a-abroad ka, kaya nga nag-training ako rito sa EEI. Pag-training ko, pagkahawak ko ng certificate, apply ako sa ibang bansa, mabilis ka makaalis. Kasi ino-honor ang EEI. So, nakapag-abroad ako, punta ako ng UK, punta ng Canada, saan-saan. Dami pa lang ng bansa, no? So, malaking bagay yung nag-training ka sa EEI, sa experience ko. So, madali ka matanggap sa abroad. So, pero ano, sa totoo lang, the most important is discipline. Discipline talaga. You have discipline in yourself. Then, this country will be great again, as Marcos said. This country will be great. Because if people are disciplined, this country, of course, will be great again. Am I right? Yes, I agree. Ay, naku. Ano palang pangalan mo, sir? My name is Jimmy Palo Ting. Ah, Jimmy Palo Ting. Ting. T-I-N-G, as in Ting. Ting.
So paano ano mo dito si Chairman Palo? Ah, ito Chairman may, Palo is you know, Kasim. Kasim. Salamat Sir Jimmy sir. Oh, of course. Sa inyong, no problem. Mga personal view dito sa nangyayari ngayon sa Manila. Oo. Oh, oh. Ayan, thank you sir. Ayan po mga kababayan. Even, kahit ikaw na mga vlogger, ang kailangan talaga sa bansa natin is discipline. Ah, yes po. Alam mo naman yan. Kaya yun po yung pinag-ano natin dito. Kailangan maano din po yung mga, lalo na yung... Disiplinado ang Pilipino, walang magandang pupuntahan ang bansa natin. Pero pag disiplinado, maganda ang bansa natin. Kaya nga po. Diba? Kopre. Yung kinaina mo, pwede mong ipulsa. Pag nakakita ka ng basurat, saka mo itapon. That's the way in Singapore, even though Hong Kong, Japan, Taiwan, Vietnam, kaganong-ganon, pero malinis ang Vietnam, ano? Cambodia, disiplinado. Kaya napag-iwanan na tayo? Exactly correct. 20 years, tama ako anak, kiniera ng Amerika ang Vietnam, now, well-developed ang Vietnam. Naiwanan na tayo, naiwan tayo oo. Eh. Napag-iwanan tayo ng Vietnam. Saan tayo, mas masarap pa ang bigas nila. Oh. Ang halagang 20 peso ko, nakakakain na ako sa Vietnam ng masarap. Dati sir, sabi nila, yung Vietnam, dito pa rin nag-aaral sa Pilipinas. Exactly yung correct. Magtatanim ng palay. Nag-aaral ang mga Vietnamese, they came to our country to study agriculture. Now, tayo na ayon, dumadayong po siya, nang teting pateting. Tayong pupunta sa Vietnam para mag-aral ng agriculture. Eh, magaling ang Pilipino. Matalino. Unbelievable. Kaya nga, pag-iwanan tayo. Salamat sir ha. Apo. Thank you. Thank you.